Good day again, Grade 12 STEM students. Welcome sa ating third part ng motion graph sa ating Physics 1 class. Okay, so before we start again, I want you to take a selfie of your... Take your selfie and upload it sa ating album na Motion Graphs Part 3 sa aking Facebook account, El Cid Bukakaw. So, and also, hello rin pala sa ating mga listeners sa radio. And before we start, let's review yung ating napag-aralan sa Part 1 and Part 2 ng ating lesson na Motion Graph. Okay, sabi ko nga sa inyo na instantaneous state happens, okay? Ang pagkakaiba niya ng average instantaneous is instantaneous from the word instant, ibig sabihin every time na-adjust natin or na-estimate natin kung ano yung mangyayari. Parang kagaya nito, okay? This one makikita niyo dito, 'di ba? Nagdaan-daan siya or bumunta siya sa ibang direction and then bumalik siya sa ibang direction. Or bumilis siya bigla, or lumayo siya bigla. But, sa katotohanan, hindi naman siya bigla ang magaganito, di ba? Ibig sabihin, magkakaroon siya ng ano, ng bigla ang pagbilis, ay hindi siya magkakaroon ng bigla ang pagbilis, kundi, ano, babagal, pag nag-start siya dito, hindi siya bigla magbabagal, di ba? Ibig sabihin, magkakaroon ng transition. Biglaan, hindi siya bigla ang babagal, kundi dahan-dahan siyang babagal at dahan-dahan siyang bibilis, which depicts the curved graph. Ibig sabihin, more likely, kung average na representation, ganitong makikita natin, hindi siya ganun makatotohanan. So normally, sa totoo nito, ibig sabihin, pag mas makatotohanan kung titingnan natin, normally, ganito ang mangyayari. Pag bilis niya, okay, pagpunta niya dito, hindi siya biglaan na lang na mag-i-stop, di ba? Kusa siyang babagal ng babagal at kung bibilis na siya, dahan-dahan rin siyang bibilis hanggang sa bumilis siya. So yun yung tinatawag nating instantaneous state. Ibig sabihin, inaalam natin kung ano ang kanyang speed, acceleration, or position in an instantaneous state. Kaya tayo gumagamit ng calculus. Kasi ano ang sabi ko sa inyo nakaraan? Okay? Ang pagkakaiba ng calculus sa ibang math or sa algebra is kapag nagbago na or pabago-bago, ano, constantly nagbabago ang value, doon na tayo gumagamit ng calculus. Okay? Pag nag-change na ang ating mga value. Okay? So, that's how we use it. And sabi ko nga sa inyo, velocity is the change in position with respect to time. Okay? Pag nagbago ang yung position at a certain amount of time, mayroon kang bilis or velocity. Pero at an instantaneous state, ibig sabihin tangent to this point, okay? Tangent to the curve, magiging ano siya, as limit of t approaches zero. At a split second of time, so as yung limits approaches zero, ibig sabihin yung ano, tawag dito, paglipas ng oras in an instant, okay? So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng ano, ng dx over the dt, magiging derivative siya. And the acceleration is the derivative of velocity, therefore it is, since the velocity is the derivative of position, therefore, acceleration is the second derivative of position. Okay? Review yan, nakaraan. Ngayon, derivative or differentiation is reversible. Meron tayo tinatawag na antiderivative. Okay? Antiderivative, okay? Since velocity is the derivative of position, position is the antiderivative of velocity or the integral. Okay? Tandaan nyo, nag-change lang yan siya. And velocity, and since acceleration is the derivative of velocity, therefore, velocity is the antiderivative or the integral of acceleration. At,
And since the acceleration is the second derivative of position, therefore, position is the second antiderivative of acceleration or the second integral. Okay, so changeable lang siya. Okay, so let's review ang inyong calculus. Okay, sa calculus yun, meron tayong tinatawag na chain rule and reverse chain rule. Chain rule is applicable in differentiation or differential calculus. In reverse chain rule, applicable siya pag magsosolve ka ng integral equation. Okay? Pag mag-i-integrate ka. Okay? So, sa chain rule, x raised to n, x is the base, and n is the exponent of d over the dy. O, kagaya sa amin natin dito, di ba? X raised to n of d over the dy. Ibig sabihin, the derivative of x raised to n. So, ano napansin nyo? Ang n ay ibababa natin dito. Kaya nagkaroon tayo ng n dito, di ba? And at the same time, si n magkakaroon ng minus 1. So, naalala nyo sa inyong calculus na class, di ba? So, review lang yan. The reverse chain rule naman is the integral of xn dy, okay, will be equal to x raised to n plus 1. So, ito, nabawasan ng n, kasi nga, reverse lang to. So, kung nabawasan dito ng isa, magdadagdag dito ng isa, at kung yung n dito ay napunta sa tabi ng n ng x sa taas, ang n naman dito ay mapupunta sa baba, yung n plus 1. Okay, so yun yung ibig sabihin ng chain rule and reverse chain rule. So, paano natin siya ma-apply sa ating motion graphs? Okay, meron tayong equation dito. Okay, nakikita nyo rin dyan sa inyong worksheet number 4. Okay, the instantaneous state. Okay, V is equal to 3t squared minus 6t. Yan yung equation ng curve or velocity with respect to time, 'di ba? Ito yung velocity versus time na graph, okay? Ngayon, aalamin natin what is the velocity after 7 seconds. Okay? So ganito ang mangyayari. Okay, ang time mo is 7 seconds, 'di ba? So normally, kung velocity ang hinahanap at meron ka ng equation ng velocity, diretso ka na lang, diretso substitute ka na lang. So, V is equal to 3t squared minus 60 will be equal to 3 times, ano yung t mo? 7 squared minus 6 times 7. Okay? 7 squared is 49. So, 3 times 49 minus 6 times 7 is, ano yung 6 times 7? 42. Okay? 42. 3 times 49 is 147 minus 42. So, the answer will be 105. Okay? Tama ba? Okay. 105 meters per second. Okay. So, ganun lang yung kadali kapag velocity ang hinahanap. Eh, paano naman kapag ang hinahanap, okay, buburahin ko na to, ha? Kapag ang hinahanap is position, okay? Position niya, ibig sabihin after daw, kanina sabi ko sa inyo, di ba? After ng 7 seconds, ang kanyang bilis ay 105, which is makatotoo na naman kung titingnan natin sa graph. Okay, how about its position after 4 seconds, okay? What is its position? Ano ang kanyang position after 4 seconds base sa graph na to, na velocity versus time? So, hindi natin makukuha yung position hanggat hindi natin kinoconvert ang velocity equation into position equation. Okay. So, to convert velocity equation into position equation with respect to time, kailangan natin siyang i-gamitan ng calculus. Okay? So, para yung velocity ay maging position, ang kailangan natin is this equations. Since position is the derivative, is the anti-derivative of velocity. Gets nyo ba? Ganun lang yan. Okay, hindi mo to
Oh, ito lang yung pwede nyong gamitin kasi given velocity, di ba? Ito, pwede nyo na ito magamit kung yung given ay acceleration. Di ba? Okay. So, x will be the... x is the antiderivative or the integral of v with respect to time. V dt. Ano yung ano ng v? What is the equation for v? So, x will be equal to, substitute natin, 3t squared minus 60 dt. Di ba? Pinalitan ko lang yung v ng equation since v is equal to 3t squared minus 60. Okay. 60. Ngayon, distribute natin ang integral sign or integration. Magiging 3t squared dt minus the integral of 60 dt. Okay, nasundan nyo pa ba? Okay, kung hindi nyo ito nagigets, balikan nyo yung lesson nyo sa calculus. Kasi this is yung prerequisite naman ito is calculus. So kung medyo nahirapan kayo, try nyo lang balikan yung mga notes nyo sa calculus last school year. Okay, so 3t squared, anong gagamitin natin? Reverse chain rule or chain rule? Okay, since it is integration, ang gagamitin natin is the reverse chain rule. Ngayon, meron tayong 3t squared. Okay? Ito ang gagamitin natin. Ano yung x natin? Yung x natin yung signify as t. Kasi t yung gamit natin, time, di ba? Okay, meron akong 3t squared. O sige, dito natin isolve. Ngayon, yung 2 niya, yung n. So, ibig sabihin, pag na-integrate mo na to, ang mangyayari, 3t cube. Tama ba? 3t cube. Kasi, 2 plus 1 or n plus 1. So, magiging t cube na to. Nagigets nyo ba? Kasi, n ay 2. If n is equal to 2, therefore, x raised to n plus 1 will be 2 plus 1 will be t 3. Okay? So, walang problema. Ngayon, maglalagay ka rin sa baba ng 3n plus 1. So, ano yung n mo na nga? 2. Diba? 2 plus 1 is 3. Maglalagay ka rin dito sa baba ng 3. Ngayon, baka malito kayo sa 3 na to. Pwede naman wala yung 3 na to, diba? Yung 3 na to, diba? So, since 3 is constant, hindi siya affected, maglalagay ka pa rin dito ng 3. So, ang mangyayari, magka-cancel ito, the answer will be t cube. Okay. So, therefore, the integral of 3t squared dt is t cube. Okay. Walang problema doon. Okay. Next one. Try natin ang pangalawa, 60. Sige. Practice to. Practice. 60. 60 is equal, okay, the integral of 60 dt equals, kagaya nga ng ano natin, ng ating variable ay t. Ang t na walang exponent ay merong invisible 1 dito. Diba? So, therefore, n is 1. 6, since it is constant, lagyan mo lang dyan ng 6. Tapos, the variable t. So, t, naka-raise dapat siya sa n plus 1. So, kung merong 1 dito, if n is the 1, n plus 1 will be equal to 2. 6t squared. Okay? Pero, maglalagay ka rin dito sa baba ng n plus 1, which is 1 plus 1 is 2. 6 divided by 2 is 3. So, therefore, this will be 3t squared. Okay? So, magiging plus 3t squared. Oh, hindi pala siya plus. Kasi minus to, di ba? So, lagyan na natin dito ng minus. Okay. Ngayon, tas maglalagay tayo dito ng plus constant. Pero sabi nga natin, ang constant ay, ibig sabihin ng constant na to is the initial position. So, ibig sabihin, kung nag-start siya ng at rest, ang initial position niya is 0. So, lalagay mo lang dyan ng 0. Okay? Depende kung ano yung binigay na initial position or initial value. Okay.
So ngayon, meron ka ng equation for position with respect to time. So ang gagawin mo, since time is 4 seconds, i-distribute mo na lang. Okay? The position will be equal to 4. 4 yung t natin eh. T is equal to 4 seconds, di ba? 4 cube minus 3 times 4 quantity squared. Okay. So, ganito mangyayari. Okay? 4 times 4 times 4 is 64. 64 minus 4 squared is 16. 3 times 16. Okay? So, kung titingnan nyo sa calculator, ang sagot ay magiging 16. I-calculator nyo na lang kung ano. Therefore, the position after 4 seconds is 16 meters. Okay? That's the position of the car or the athlete after 4 seconds. Okay? So, ganun lang ang gagawin nyo. Ililipat nyo lang siya sa kung anong equation siya using the concepts of calculus. Okay? Letter B pala yan, ha? Sorry. Letter B yan sa inyong worksheet. Okay, ngayon, kung mali ang nakalagay sa worksheet nyo at hindi nagkatugma dito, alamin nyo kung saan nyo, bakit nagkamali. Okay? Next one. Okay, the last one. Last one is, try naman nating hanapin ang acceleration. Okay? The acceleration after 5 seconds. Okay? Acceleration after 5 seconds. So, hahanapin mo yung acceleration. Ang given naman ay ang equation of velocity. So, the acceleration will be... ano? Anong gagamitin nyo? This one ba o this one? Okay? So, since acceleration ang hinahanap at given ay velocity, ito yung gagamitin nyo ngayon. Okay? Since acceleration is the derivative of velocity. Okay? So, A is equal to dv over the dt. Okay? Ngayon, substitute v with the equation. This will be equal to 3t squared minus 6t d over the dt. Ano napansin nyo? Wala na yung v, di ba? Kasi yung v naging ganito na. Okay? V was converted or sinubstitute natin yung v, sinubstitute natin yung 3t squared minus 6t sa v kasi equal lang naman sila. That's the equation, right? Okay. Next. Okay, substitute 3t squared d over the dt minus 60 d over the dt. Ngayon, ang gagamitin natin dito since this is differential, ang gagamitin natin is chain rule. Kasi ang reverse chain rule is for integration lang. Okay, so chain rule, ano ito mangyayari? Ang x raised to n, ang n ay malilipat sa ano sa tabi ng x at mamaminusan siya ng 1. Okay, so start tayo. 3t squared d over the dt. Ngayon, si 2 ililipat mo dito. Diba? So magiging 2 times, magiging times na siya kasi magkatabi na sila. T3. Ngayon, si 2 mamaminusan ng 1 will be 2 minus 1. So, 2 times 3 is 6. T raised to 2 minus 1 is 1. So, kahit hindi nyo na isulat. So, this one will be 6T. Okay? Maliwanag? Okay. Ngayon, try naman natin ang 60DT. Okay? 60DT. 60D over the DT. Sorry. Si integration, ay ano tayo, differential. Okay, ngayon, ang gagawin natin, meron tayong invisible 1 dito, di ba? So, si 1, ililipat natin sa baba, so magiging 1 times 6, still 6. T minus 1 minus 1. 1 minus 1 is 0, therefore, T minus 0 is, ay T raised to 0 is 1. Therefore, tanggal na to, 6 times 1 is 6. Magiging minus
6. Bakit minus? Kasi naka-minus yung dito. Pagtapos niyan, na-convert na natin ang equation of velocity into the equation of acceleration. Since the acceleration is the derivative of velocity. So, ready na tayo para i-substitute ang time, which is 5 seconds. Okay, acceleration will be equal to 6 times 5 minus 6. 6 times 5 is 30 minus 6. Therefore, the acceleration is 24 meters per second squared. So, therefore, after 5 seconds, sa graph na ito, ang acceleration niya o ang arangkada niya ay 24 meters per second squared. So, yun lang. Kung nahihirapan man kayo, pwede nyo i-rewind yung video. At sa mga nakikinig sa atin sa radio, I hope natuturing kayo. And at the same time, don't forget to upload your selfie sa album natin, ha? Motion Graphs. Okay, so that's all for today. See you sa next, ating next lesson will be the loss of motion. And good luck sa inyong quiz about dito. Okay, yun lang.